Magandang araw sa inyo mga kasabong and welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis. Master Marcos ulit ito ng Team Logis. So, andito tayo ngayon sa Bicol International Airport on our way to Manila para sa launching ng ating mga vitamins and mga gamot na ginawa na product ng Logis para mas matulungan natin ang masang magmamanok kung paano ang tamang paggamit ng quality ng mga gamot at vitamins para makapagpalaki sila ng maayos na mga manok. So anyway, alam naman nating lahat na nakatigil ang online sabong ngayon. So nakatigil for the better kasi nga may inaayos sa mga panibagong rules and regulations para mapatigil ang pagmamalabis o sobrang pag-abuso at pagkagumon sa larong ito na hindi naman dapat. So ngayon, as it stops, it is just good na ma-review natin ang mga fundamental lessons. So, kasi ako, yun nga, sabi ko nga sa inyo, medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-vlog kasi na-busy tayo sa farm. Harvest, breeding, and everything as well as formulation ng mga gamot. So, ito ulit tayo, nagbabalik tayo sa pagbablog. So, ngayon, itong panahon na to, June and July, this is the start of molting season. So, start ng molting season, ibig sabihin, yung mga manok na mga magugulang mag-uumpisa ng maglugon, mag-uumpisa ng matuyo ang mga balahibo nila. So bakit nag-uumpisa silang matuyo at maglugon? So mapapansin nyo guys, during summer season, sobrang init. Tapos itong rainy season, biglang babagsakan ng ulan. So since brittle na or dry na ang mga balahibo ng mga alaga nating manok, pag binagsakan niya ng ulan, rurupok at maglalagas, may stress ang manok, maglalagas ang balahibo, magpapalit for around 2 months, 3 months. So ngayon, anong effect nito sa performance nila sa laban? So ang effect nito sa performance nila sa laban is unang-una, masakit ang katawan. Pangalawa, brittle nga ang balahibo, kulang sa balanse. Pangatlo, nagagalit sila kasi magpapalit nga ng balahibo, masakit ang katawan. Hinahawakan ng mga handlers, hinahawakan natin, hinahawakan ng mga tao sa farm. So, iritado sila. So, hindi sila makafocus sa kalaban, kundi nakafocus sila sa mga tao na humahawak sa kanila para paluin kasi nasasaktan sila pag hinahawakan sila. So, in effect, pag nilaban mo, unang-una kulang sila sa focus. Pangalawa, short ang palo nila kasi since yung balahibo nila nagpapalit, yung protein ng katawan nila is dapat papunta doon. So, nagko-consume ng enough protein ng katawan nila para magpalit ng balahibo, para ma-replenish ang mga balahibo na pabagsak, ang katawan nila tumataba. So, pag tumataba sila, bumabagal sila, hindi gaanong makalipad, short ang palo. So, ngayon, pag short ang palo, hindi sila makakaabot sa kalaban. So, ako, nag-observe ako ulit, ito, mga 3 cucks, 4 cucks derby, 2 cucks derby na pinupuntahan ako sa mga local na cockpit para matry ko, matest ko ang fundamentals natin online. So, as usual, sa 3 beses akong pumunta, na perfect ko pa niya siya, so far, panalo pa rin ako. So, kumbaga, nanalo ko ng 20 sa patatong 3,000 na taya. So, kumbaga, nakakapanalo ko ng 8, 6 na dikit. So, piling-pili ko lang talaga. However, sa mga hack fight, hindi ko siya magawa. Ulutan hack fight, hindi ko siya magawa. Kasi hindi mo talaga mapipigilan na, hindi mo rin talaga masisisi na pagkagagandang manok, bulok naman ang palo. Unlike sa derby, pag magandang manok, talagang sigurado kang may palo kasi hinanda talaga yan eh. Kaya sa mga hack fight, sa mga ulutan, mahirap sumipat kasi hindi justified ang itsura ng manok sa galing niya. So anyway, ito, tinatandaan ko lang to sa mga derbies kasi marami ang may mga obligasyon ng nasumali, napapuwersa silang sumali, so nagpapasok ng mga dry or palugon ng manok. So pag nagpasok sila ng dry o palugon ng manok, pag ang kalaban nila sariwa na maganda rin, most of the time, talo ang palugon. Most of the time, talo ang dry at palugon ng manok kasi nga sabi ko nga sa inyo, irritable sila, hindi na sila makalipad ng tama kasi kulang na sa balanse ang katawan nila, kulang sa balanse ang balahibo. Pangalawa, ang focus nila wala na. Sobra ng galit, hindi na nag-iisip. Ang execution ng blow or ng paa, ng knife leg or yung may tari na paa, ang execution ng palo nila is delay. Delay at mababa. So kumbaga, behind the behind sila sa paluan, tinatalo sila ng mga namamalo na sariwa. So
tandaan nyo guys, tandaan nyo sa pagsipat, hindi lang naman ito sa mga naglalaro ng online sabong, at pati sa mga naglalaro ng actual na sabong or conventional sabong, pati ito sa mga breeder, pati ito sa mga kapwa natin magbamanok, na may mga manok na nakahiligan talang magsabong. Na kung magsasabong kayo, iwasan nyo magsabong ng mga palugon na manok. Iwasan nyo magsabong ng mga palugon na manok kasi most of the time, madidisgrasya lang yan, sayang lang. Sayang ng effort nyo, sayang ng panahon, sayang ng manok, sayang ng pera. So kung baga, isave nyo na lang yan, palugunin nyo, wait for the next season. Wait for the next season. At kung sisipat naman kayo, tandaan nyo na sa mga ganitong panahon, hanapin nyo mga drain-drain na manok at most of the time, kontrahin nyo pag maganda rin ang kalaban. Kasi kumbaga talagang talong-talo sila sa fighting ability pag mga ganitong estado ng manok ang naglalaban, pag mga palugo na at padray na. So yun lang guys, I hope I was able to share with you something. And by the way, i-share ko sa inyo ang scenery dito. So ito, napakaganda ang Bicol International Airport habang naghihintay tayo ng flight. So this is really good. We can travel as well as make money in the future pagbalik ng online sabong. So for now, habang nakatigil siya, let's review. Let's review our fundamental lessons kasi umpisa na ng stag season. Umpisa na ng stag season and it's getting exciting. It's getting exciting. So yun lang guys. Thank you very much. Master Marcos ulit ito ng Team Logis.